Hello at welcome sa Jules TV official channel. Now sit back, relax and enjoy the movie. Ang palabas natin ngayon ay pinamagatang The Lord of the Rings, The Two Towers. Isang mapanganib na landas ang tatahakin nila sa malalawak at malalaking bulubundukin. Nagamit ni Sam ang lubad na binigay ng Reyna na kusang humilagpo sa pagkakatali matapos nilang gamitin. Parang wala silang patutunguhan dahil napansin nila na paikot-ikot lang sila. Alam ni Frodo na hindi sila nag-iisa dahil nakasunod pa rin sa kanila si Gollum na gustong mabawi ang singsing na napulot niya 5 siglo na ang nakalipas. Isang gabi, lumitaw si Gollum habang natutulog sina Frodo at Sam. Sinubukan niyang kunin ang singsing, ngunit nagising si Frodo at Sam. Hinila nila si Gollum tapos ay nilabanan nila ito para hindi makuha ang singsing. Nasakal nito si Sam ngunit natutukan siya ni Frodo ng espada kaya't pinakawalan niya si Sam. Banihag nila ito dahil banta ito sa kanilang buhay at sa singsing na iniingatan nila. Magaling itong umarte at nagmakaawa kay Frodo na pakawalan siya. Walang tiwala si Sam dito, ngunit naisip ni Frodo na matutulungan sila nito para marating ang Black Gate. Nagtiwala si Frodo nang sabihin ni Gollum na nakarating na siya sa Mordor. Pinakawalan niya si Gollum para ituro sa kanila ang daan. Samantala, sinundan ni Aragorn, Legolas at Gimli ang mga sundalo ni Saruman na bihag ang magpinsang Merry at Pippin. Sinalakay ng mga sundalo ni Saruman ang isang village sa kaharian ng Rohan para makakuha sila ng panggatong at kahoy para sa paggawa ng sandata. Matapos ng pagsalakay, natagpo ang sugatan ng Rohan Army ang prinsipe nila na si Theodred. Agad nilang dinala ito sa kanyang amang hari. Gayunpaman, ang hari at assistant nitong si Grima ay kontrolado na ni Saruman. Sinabi ng pamangkin ng hari na si Omer na malayang nakakagala at pumapatay ang mga orc sa kaharian nila at hindi magtatagal ay mawawasak ito. Dahil nagtaas siya ng boses laban kay Saruman, ipinatapon ng hari si Omer sa labas ng kanyang kaharian. Sa layo ng kampo ng mga orc at Uruk-hai na bihag ang magpinsan, nagutom ang leader ng orc at nagsabing kakainin nila ang mga bihag ngunit tumanggi ang leader ng Uruk-hai dahil inutos ni Saruman na dalhin ang mga bihag na buhay. Habang nag-aaway ang magkabilang panig, gumapang ang magpinsan palayo. Ilang saglit pa, dumating ang Rohan Army na pinamumunuan ni Omer at tinambangan ang mga orc at Uruk-hai. Kinaumagahan, nadaanan nila ang grupo ni Aragorn. Sinabi ni Omer na nilaso ni Saruman ang pag-iisip ng hari ng Rohan. Nagtanong si Aragorn tungkol sa 2 hobbit. Sinabi ni Omer na sinunog nila ang lahat ng kalaban at hindi napansin ang 2 hobbit, na maaaring nakasama sa mga sinunog nila. Gayunpaman, umaasa ang fellowship na maaaring buhay pa ang magpinsan. Pinuntahan nila ang pinagsunugan. Sa pag-iimbestiga, nalaman ni Aragorn na nakatakas ang 2 at tumakbo sa loob ng kagubatan kaya't hinanap nila ang magpinsan. Samantala, isang orc ang patuloy na tinugis ang magpinsan. Iniligtas ng buhay na puno ang mga ito tapos ay dinala kay Gandalf na nakaligtas kay Balrog. Sa kabilang banda, isinapanganib ni Gollum ang lahat para dalhin sina Frodo sa Mordor. Nadaanan nila ang latian kung saan may mga nilalang na nakalubog sa tubig. Parang tulala at nahila si Frodo sa tubigan, buti na lang ay inangat siya ni Gollum at nagsabing huwag siyang sumunod sa liwanag. Kinagabihan, ipinaalala ni Frodo kay Gollum na Smeagol ang tunay niyang pangalan at dati rin siyang hobbit bago pa makuha ang singsing. Maya-maya pa, hinahanap sila ng isang dark shadow na nakasakay sa malaking dragon. Agad silang nagtago sa ilalim ng halaman. May naguutos kay Frodo na isuot ang singsing, buti na lang ay pinigilan siya ni Sam para hindi malaman ng dark shadow ang kinaroroonan nila. Pagkaalis nito, nagpatuloy sila papuntang Black Gate. Sa loob ng kagubatan, inatake ni Aragorn ang isang wizard na nakaputi. Inakala nilang si Saruman ito, ngunit ito pala ay si Gandalf na nagsabing nabuhay siya, matapos niyang talunin si Balgor at masugatan. May nagligtas sa kanya na binigyan siya ng kapangyarihan upang protektahan ang Middle-earth. Ipinaalam sa kanila ni Gandalf na ipinadala niya ang mga hobbit sa isang ligtas na lugar. Nagtungo ang fellowship sa kaharian ng Rohan. Samantala, narating nila Frodo ang Black Gate. Ilang saglit pa, nagdatingan ang mga sundalo ni Sauron. Habang papasok ng gate ang mga sundalo, bumigay ang tinutungtungang bato ni Sam at nahulog ito. Sinundan siya ni Frodo sa baba. Nagtago sila sa damit ni Frodo nang lumapit ang sundalo sa lugar na pinagbagsakan ng bato. Tinangka ni Frodo at Sam na pumasok sa Black Gate, ngunit pinigilan sila ni Gollum dahil mapanganib ang pagpasok dito. Sinabi nito na may alam siyang ibang daanan na sinang ayuna naman ni Frodo. Narating nila Gandalf ang kaharian ng Rohan upang palayain ang hari sa kamay ni Saruman. Sa pagkakataong ito natalo niya si Saruman na nasa katawan ng hari.
Galit ang hari sa assistant na nagtaksil sa kanya. Sinubukan niya itong patayin pero pinigilan siya ni Aragorn na nagsabing sapat na ang dugong damanak sa kaharian niya. Nalungkot ang hari nang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak. Hiniling sa kanya ni Gandalf na labanan ang puwersa ni Sauron at Saruman. Tinanggihan ng hari ang pakiusap ni Gandalf at nagsabing ayaw niya nang mapahamak ang kanyang bayan. Lilisanin na lang nila ang kaharian at dadalhin ang mga tao niya sa ligtas na lugar. Nagbilin si Gandalf kina Aragorn na tulungan at protektahan ang mamamayan ng Rohan na lilikas patungong Helm's Deep. Sa kabilang banda, ibinalita ng assistant ni Saruman ang lahat ng tungkol sa kaharian ng Rohan at ang plano nitong paglikas sa kaharian patungo sa lugar kung saan sila nagkukubli sa oras ng digmaan. Agad nagpadala ng mga sundalo si Saruman para atakihin ang mga lumikas. Sa ibang lugar, patuloy ang paglalakad ng mga mamamayan ng Rohan patungo sa ligtas na lugar. Gayunpaman, inatake sila ng mga orc na nakasakay sa mababangis na warg. Banilinan ng hari ang pamangkin na pamunuan ang mga sibilyan na magtungo sa Helm's Deep. Tapos ay hinarap ng Rohan Army katulong ng hari at grupo ni Aragorn ang mga mababangis na warg at mga orc. Sa gitna ng labanan kumapit si Aragorn sa tali ng warg para labanan ang orc ngunit nabuhol ang tali sa kamay niya kaya't kasama niyang nahulog ito sa bangin. Natalo nila ang kalaban tapos ay agad hinanap si Aragorn. Nakita ni Legolas ang kwintas ni Aragorn sa isang orc na nagsabing patay na ito. Natakot sila na malamang ay patay na si Aragorn sa taas ng pinagbagsakan. Sa kabilang banda, nakarating ng matiwasay ang mamamayan ng Rohan sa Helm's Deep. Ilang saglit pa, kasunod na nila ang Rohan Army kasama ng Hari, si Legolas at si Gimli. Narating naman ang magpinsan ang lugar ng Isengard bitbit ng isang horns o buhay na puno. Nasaksihan nila ang napakalaking hukbo ni Sauron at Saruman papuntang Helm's Deep. Si Aragorn naman ay dinala ng alon sa pampang. Natuklasan siyang sugatan ng kabayo niya tapos ay dinala siya. Sumunod na eksena sa Rivendell, tinututulan ni Lord Elrond ang pagmamahala ni Arwen at Aragorn. Sinabi niya sa anak na makabalik man ito matapos ng digmaan. Masasaktan pa rin siya dahil mamamatay ito sa katandaan na hindi tulad nila ng mga immortal o walang kamatayan. Sumang-ayon naman si Arwen sa opinyon ng kanyang ama. Samantala, patuloy na naglakad ang mga sundalo ni Saruman para lipulin ang natitirang pang mga kaharian kasama na rin ang kaharian ng mga elf. Sa loob ng kuta ng Gondor Army, nalaman ni Frodo na kapatid ni Boromir si Faramir at nalaman naman ni Faramir na parte ng Fellowship of the Ring ang kapatid niya na kasama ni Frodo. Mas may tiwala ang ama nila kay Boromir kaysa sa kanya kaya't ito ang pinadala sa konsehong binuo ni Lord Elrond para nakawin ang singsing na magbibigay sa kanilang kaharian ng kapangyarihan laban kay Sauron. Sa pamamagitan ni Gollum nalaman ni Faramir na nasa pag-iingat ni Frodo ang singsing. Ipapadala ni Faramir si Frodo kasama ng singsing sa Gondor upang mapatunayan niya sa kanyang amang hari na maaasahan din siya tulad ng kapatid niyang si Boromir. Sa kabilang banda, natanong ni Aragorn ang hukbo ni Saruman. Ipinaalam niya sa hari ng Rohan ang puwersang ito na binubuo ng mahigit kumulang 10,000 mandirigma. Iyon ay maliit na bahagi lamang ng hukbo ni Sauron at Saruman. Walang choice ang hari kundi ang makipaglaban sa pinakamaliit na hukbo na mayroon siya. Inutusan ng hari ang lahat para paghandaan ang paglusob ng kalaban. Ramdam ng mga mamamayan ng kaharian ng Rohan ang takot. Alam nilang hindi sila mananalo sa laban, ngunit humanda pa rin sila para makamit ang konting pag-asa. Dumating na ang panahon para magkaisa ang lahat ng mabubuting tao sa paglaban sa kasamaan. Ilang saglit pa, dumating ang hukbo ng mga Elf Archer upang tulungan ang mga tao na dati na nilang ginawa. Nang dumating ang hukbo ni Saruman, nagsimula na ang isang matinding digmaan. Sinimulan nila ang labanan sa pagpapaulan ng palaso sa kalaban. Sa dami ng kalaban, nagawang makaakyat ng mga ito sa taas ng gusali. Unti-unting nalalagas ang magkabilang panig, nagawang pasabugin ng kalaban ang makapal na pader ng kastilyo na ikinasugat ni Aragorn. Nakapasok ang kalabang hukbo sa gusali. Sinugod ni Gimli ang papalapit na kalaban kay Aragorn na sugatan. Bumangon si Aragorn at inutusan ng mga elf na salakayin ang mga kalaban. Nagpatuloy na sumiklab ang labanan at napatay ang isang leader ng mga elf habang nakikipaglaban. Sinugurado naman ng hari na walang makakapasok sa gate habang si Aragorn at Gimli ay sumugod sa labas para pigilang makapasok ang mga kalaban. Ginawa nila ang lahat upang hindi makapasok ang kalaban sa iba pang parte ng kastilyo. Samantala, habang naglalakad ang isang horns bitbit ang magpinsan papuntang Isengard, napansin itong maraming pinatay na puno si Saruman sa paligid. Nagalit ang horns at tinawag ang mga puno para salakayin si Saruman at mga sundalo nito sa Isengard. Nakontrol na ng hukbo ni Saruman ang kalahati ng kaharian. Dahil dito, inutos ni Aragorn na itakas ang mga bata at mga kababaihan sa bundok. Tapos ay patuloy na silang nakipaglaban sa libo-libong sundalo. Ilang saglit pa,
dumating si Gandalf kasama ng mga libo-libong mandirigma para tulungan ang kaharian ng Rohan at mailigtas ang mga mamamayan nito. Sa kabilang banda, narating na ng grupo ni Faramir ang Gondor kasama si Frodo. Nakita nilang patuloy na winawasak ng mga sundalo ni Sauron ang kaharian. Nakikiusap si Frodo na hayaan na silang pumunta sa Mordor para sirain ang singsing. Hindi nakinig si Faramir at sinabi sa kasama na dalhin sina Frodo sa ama niya na naghahangad ng singsing. Iminulat ni Sam kay Faramir ang katotohanan na nabaliw at namatay ang kapatid niyang si Boromir dahil nagtangkang kuhanin ang singsing. Maya-maya lang ay may dumating na Nazgul kaya't nagpulasan sila. Sa Isengard, napaligiran naman ng mga buhay na puno ang kastilyo ni Saruman. Inatake ng mga ito ang mga sundalo at sinira ang mga istruktura na pagawaan ng sandata at halimaw. Lumipat ang eksena kay Frodo, na isusuot ang singsing sa harap ng Nazgul. Buti na lang ay napigilan siya ni Sam tapos ay pinuno ni Faramir ang dragon sa leeg. Sa kabilang banda naman ay napagtagumpayan ng hari, grupo ni Aragorn at hukbo ni Gandalf ang digmaan laban sa ipinadalang libo-libong mandirigma ni Saruman at Dark Lord Sauron. Umatras ang mga kalaban patungong kagubatan. Hindi na sila nakalabas ng buhay doon dahil inatake sila ng mga buhay na puno. Napagtanto naman ni Faramir ang kapahamakang dulot ng singsing, na siya ring dahilan ng pagkamatay ng kuya niyang si Boromir. Hinayaan niyang ituloy ni Frodo at ng kaibigan nito ang layunin na sirain ang singsing sa pamamagitan ng paghulog nito sa gitna ng apoy sa Mount Doom. Itinuro niya ang daan palabas ng Gondor na papunta sa Mordor. Abangan niyo po ang Part 3 ng The Lord of the Rings, The Return of the King sa susunod na upload.